Hi everyone! Magandang hapon sa inyo lahat, umaga man o tanghali gabi. Yan, shout out po sa inyong lahat, all over the world, sa aking mga kababayan, ka-BBM, ayan, syempre solid Marcos supporters, and of course sa mga OFW na mga solid BBM, shout out po sa inyong lahat, syempre sa aking mga ka-team sa YouTube, guys. Mega love shout out sa inyong lahat. Hello world and hello Philippines! Welcome guys to my channel, Let's Talk Blood. My video for today, ayan, napaka-importante, no? It's all about, guys, the martial law at yung pagpasabog sa Plaza Miranda bombing, guys. No? Una-una, karamihan sa atin, no? Ang pagkakaalam nila kasi ang nag-implement ng martial law ay si Marcos lang. Pero hindi nyo alam na hindi lang po siya, kundi kasama po ang kanyang mga gabinete bago na-implement yung martial law. So, malalaman nyo dito sa video na ito na ang katotohanan, no? Pangalawa, yung Plaza Miranda, yung pagpapasabog, kung sino ang nasa likuran nito, guys. So, malalaman natin ngayon, ano? Dahil yan ay pinagbibintangan, no? Kumbaga, lahat nung nangyari sa Plaza Miranda, guys, binintang kay sa dating Pangulo Marcos. So, malalaman nyo dito, guys, ang katotohanan. So, ipaparinig ko sa inyo, no? Hindi ko lang mapakita gaano yung video kasi baka makapirate ako. So, yung boses ng dating Pangulong Marcos ang maririnig nyo, guys, at yung dating ex-rebel na kung saan isinasalaysay niya ang katotohanan sa pagpasabog sa Plaza Miranda, no? Na sila ang nasalikuran nito at siyempre ang totoong tao, no? Na may plano para pasabugin ang Plaza Miranda that time. Let's begin, guys. Pakinggan nyo. Nangyari yung Plaza Miranda bombing. Nangyari yung tsyorya ni Joma. Guys, yung nagsasalita yan ay yung dating ex-rebel na si Victor Corpus. Ayan, mga bes. Pakinggan nyo yung kanyang salaysay. That is the brilliance of Joma. Yung revolutionary leap na sinasabi. Yeah. Mm-hmm. Na na-predict niya yung mga mangyayari. Kaya lang, it's a... Nangyari yung Plaza Miranda bombing. Nangyari yung tsyorya ni Joma. That is the brilliance of Joma. Yung revolutionary leap na sinasabi. Yeah. Mm-hmm. Na na-predict niya yung mga mangyayari. Kaya lang, it's a different kind of brilliance. May pagkakuan dahil ginamitan ng acts of terror. Mm-hmm. Like the bombing of the Liberal Party meeting the Avance in August 21, 1971. So tama si Marcos, kayo nga. Yeah. Mali yung Liberal Party, yes. Na si Marcos. Yes. So tama si Marcos, kayo nga. Yeah. Mali yung Liberal Party, yes. Na si Marcos. Yes. You know, when I proclaimed martial law, I didn't proclaim martial law alone. It is made to appear as if I just signed a decree and said, I impose martial law on each and every one of you. No. I ask the legislature to please pass a law proclaiming martial law because there was anarchy in the country. So, tingnan nyo. Yun ang buong katotohanan, guys, tungkol sa martial law. Hindi lang po siya ang nag-implement, kundi kasama ang kanyang mga legislators or gabinete, tama ba ako? At saka sa Plaza Miranda bombing, alam na natin, ay si Juma Sison ang nasa likuran nito. Siyempre, kasama niya, guys, yung hero kuno. So, that's it for today's video, mga bes. At least, napakinggan nyo at nalaman nyo ang katotohanan. Maraming salamat, guys, sa panonood nyo hanggang sa muli ng aking mga uploads na video na paka-short. Ayan, pero malaman. No? See you guys on my next video and live. Mag-ingat po kayo. Stay blessed and God bless us all. Bye, everyone. Bye, 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 babus.